Ang hukbong pandagat ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Canada ay nagsimula sa magkasanib na paglalayag sa South China Sea. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang pagsasanib na ito ay naganap noong Linggo bilang muling pagpapatibay ng kanilang pangako na palakasin ang kooperasyong panrehiyon at internasyonal para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Bahagi ng flotilla sa Multilateral Maritime Cooperative Activity, MCA, ay ang Japan Maritime Self-Defense Forces JS Kirisame, Royal Canadian Navy Halifax Class Frigate HMCS Montreal, U.S. Navy's Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer, USS Ralph Johnson, at Philippine Navy's Gregorio del Pilar Class Patrol Ship BRP Andres Bonifacio. Nakatuon ang Japan na palakasin ang pakikipagtulungan nito sa mga katulad na bansa sa pagtataguyod ng kalayaan sa pag-navigate at panuntunan ng batas. Ito ang sinabi ng Embahada ng Japan sa isang pahayag na tumutukoy sa MCA. Sinabi ng Ministry ng Depensa ng Japan na sasamantalahin nito ang bawat pagkakataon upang palakasin ang pakikipagtulungan nito sa Pilipinas, US at iba pang mga kaalyado. Ang Pilipinas, US, Japan at Australia ay nagsagawa ng joint naval exercises noong Abril sa West Philippine Sea sa kabila ng protesta ng China. Samantala, nanawagan ang hepe ng Philippine Army sa mga opisyal at tauhan ng Armored Division na patuloy na magkaroon ng kaugnayan sa pagpapanatili ng lahat ng mga ari-arian ng depensa, na sinasabing mahalaga ito sa paglipat ng army sa mga operasyon sa pagtatanggol sa teritoryo. Nagbigay ng panawagan si Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa pagdiriwang ng ika-48 founding anniversary ng unit sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac noong Biyernes. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat mga kamiks sa susunod na video na ulit.